A few moments later. Guys, welcome to my channel. Please, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and share and pakiklik na rin ang ating notification bell para ma-notify kayo sa ating mga i-upload na videos. Ayan. Guys, i-share ko lang sa inyo yung ipapasabay ko lang sa box ng aking kaibigan na papunta ng Pilipinas. Umorder siya dito ng pabili kasi siya dito ng alas. Ayan. Hindi ko pa na-upload yung video pero nag-unboxing. Hindi. Naka-upload ko na pala. Na-upload ko na yung binili niya na alahas dito. Tapos ngayon, kumuha siya ng isang box na ang lit-lit lang ng box niya. Dalawa lang yung order niya. Isang lucky charm at saka isang necklace, no? So, yung box niya ganun lang kalaki. So, ang ginawa ko, kumuha siya ng malaking box. Ang ginawa ko, yung para lang maibalot ko yung na hindi naman maalog-alog. Kasi malaki yung box dito na 1,000 NT. Hindi naman totally as in malakas. So, ay malaki. Malakas talaga. Kung bagay na aalog-alog. So, magtataka siguro sila kasi aalog-alog. Kaya ginawa ko, yung mga jacket ko na hindi ko nagagamit yung sa taglamig, pinadala ko na guys. Tapos, dun ko na lang pinasok yung yung alahas niya. Pinasok ko sa isang tapos, parang binalutan ko na lang siya guys. Kaya ang ginawa ko guys, nagpabili ako ngayon dito sa kaibigan ko, may asawang Chekwa na may ID siya sa Costco, no? So doon kasi makakabili sila na may mababa yung price kaysa sa mga tindahan o online selling dito. So mas mahal. So doon sa kanya guys, 300 NT lang to guys, no? Actually lang to, ito 289. So parang 300 na rin kasi pina-price ko na lang ng 300 sa kanya, pina-total ko. Kasi nga kanya naman yung gasolina, balikan tapos sa kanya pa yung pagod, di ba guys? So magkano lang pa konsuelo, di bobo na lang. Iko nga akalain guys, binilan pa ako ng tea guys, tapos binigyan pa ako ng belt na dito sa aking balakang. Yo, di ba guys? Saan ka pa? So nagpasabay ako guys ng apat pinasabay ko guys kasi yung nagpa-box ako guys, apat din yun guys pero marami akong kumare o kaibigan ko na nakatulong din sa akin before na nandun ako sa Pinas na pag meron sila kahit yung si Beth Udtuhal, binigyan ako ng bigas na 5 kilo galing province. So nag-post kasi ako ngayon na bakit pa ako uuwi kung ang pamasahe naman is 50,000, no, sa peso. So ba't pa ako magbabakasyon ng 14 days tapos magkwa-quarantine pa ako ng 2 days. So pagbalik dito is akin na naman din yung quarantine ng hotel dito, sagot ko yon, hindi na lang ako magbabakasyon. So pipirahin ko na lang, no, sabi ko nga pipirahin ko na lang yung vacation ko. So hindi na ako magbe-vacation. Kaya ginawa ko is ayan, binili ko na apat na ganito guys. Ayan, apat siya guys. Ayan siya guys. So yung may-ari ng box guys, ayaw na sana niya bumili ng chocolate kasi wala na siyang pera. Pero meron naman siyang perang darating kasi ang sahod niya, 15 katapusan naman yung sahod niya. So, ang ginawa namin guys, inabunuhan muna namin siya ng NT dito para hindi naman aalog-alog yung box, no? Kasi as in maluwag pa rin. So, nilagay ko na yung mga damit na hindi ko nagagamit para lang hindi malata. Tapos yung mga iba, yung mga alcohol na yung galing nga dito sa hospital, no? Bigay para sa akin. Tapos ngayon, binilan na lang namin siya guys para kahit papano meron man lang din pa-consuelo di bobo doon sa box din niya na kahit babayaran niya itong 15 na darating. Siguro pagdating ng box, pwede na niyang bayaran din doon at ihulog na lang niya sa account ng GCash ng kaibigan ko. Or kahit ako na lang sa sweldo ko is aabunuhan ko na yung friend ko. Kasi mabait naman talaga dito, wala akong masabi kahit ano. Basta kasi magiging honest ka lang sa kanya. Tapos yun guys, binilan na namin siya ng halagang 699 guys. Kinawa na namin 700. Hindi ko alam kung 6. Basta 6, basta something 650 ba o 645. Basta ginawa ko namin ng itong 700. Kasi 17 na ang siningin sa amin guys eh. So, ayan siya guys. Mixed na to guys. Nagpadala na rin ako nito. Dalawa nito.
naghati ang anak kong panganay, isa sa kanya, sabi ko, hatian niya yung ano niya, yung mga bata doon, bigyan niya. Tapos, yung anak ko naman na dalawa, hati din sila dyan. So, 160 peraso ba to? O 150 peraso, tagsi 75 yung daw anak. Para hindi lang maano. Tapos ngayon sila guys, tagtatlong peraso naman sila nito. Kasi may mga nakapangalan na nga yan guys. O, kung kanino ibigay yan, nagmamadali na guys. So, yun yung mga friend ko, kumari ko, yun. Yung teacher ng anak ko ng kinder, yan. So, kasi hindi kasi sila iba sa akin guys. Sobrang hindi ko sila iba guys. Kahit ilang taon na yung anak ko, 12 years old, nung tinuturuan pa lang niya, 4 to 5 years old pa lang. Guys, hindi sila nakakalimot, guys. Kung anong nakukuha ng mga anak ko ngayon sa atsab dyan sa school, mga mataas na grade, o ano man yan, nakikita sa kalye, concern talaga sila, guys. Kasi siyempre sa ating pakikisama rin sa kanila, guys, diba? So, ginagantihan ko lang din sila, guys. Hindi naman to kalakihan ng price, pero galing sa puso ko to, no? Kaya, bahala na siya. Kumain na lang ako. Kahit ganito sa mga kaibigan ko, nakaklase ng friend ko, nakaklase ng anak ko, yung anak ng nanay niya na medyo close kami since nung kinder hanggang grade 6. Ayan. So, guys, madrama na masyado. Guys. So, nakikisabay na lang ako, guys. So, ayan, guys. Sinabay ko na sa box niya, guys, para kahit paano is medyo mabigat at hindi naman aalog-alog yung box niya. So, kahit pa paano na anuhan ko naman, napakinabangan ko naman yung box niya, guys. Kasi, bumili siya ng alas dito, guys. Kahit 5, guys, hindi na ako manas sa kanya dahil kaibigan ko naman siya, guys. So, at saka ginawa niya lang, dapat 3 months, ginawa lang niya ng 1 month and a half, binayaran na niya dito sa pawn shop dito. Kasi, yung pawn shop dito, pwedeng 3 months to pay. So, mag-down payment ka, tapos every month, pwede mong i-divide mo yung na natitira doon sa down payment mo. So, ganun ang ginawa niya, guys. So, sambot kalahati lang, tapos yun nga, nagmamadali na isend, akala namin pwede sa post office, pwede sa post office, 480 NT lang, yung envelope lang siya, guys. So, ang inaano naman ang post office, dito, hindi mawawala, hindi na nila sagot, pag nasa Pinas, tapos nawala doon, baka mamaya dito hahabulin, kasi dito nga nagsend, diba guys? So, alam mo naman ang Pilipino, hindi natin masasabi, hindi naman lahat, lalo na ngayon na mag-advance, ano ka na lang, baka mamaya mag-abono pa ako, or yung post office, yun ang sinasabi na hindi sila kasiguraduhan, na ganun. Pero nag-try na ako dati, guys, hindi alas, kundi yung ATM ko at saka yung passbook ko, yun naman, guys, is hindi naman nawala. So, ayaw lang din nila mag-ano, kasi alahas yan, baka mamaya, hindi, kasi ATM, hindi naman alam yung password, o kaya ano-ano dyan, So, ito guys, natakot siya. So, ngayon, ginawa na lang namin kaysa sa 480 yung shipping na kung tutuusin is 4 days and a half lang yata or 7 days. Hindi ko alam kung ano. So, ito guys is 18 days or 20 days darating na dun sa Pinas. Yung box, halagang 1,200 guys. So, thank you guys sa panonood ng aking videos guys. God bless you and ingat po tayong lahat. Bye-bye!